wala kayong nakikitang light indicator na katulad nito. Kahit pindutin niyo yung power, hindi siya nag-on. So ang gawin niyo, i-hold niyo ito. Yan, katulad ng ginagawa ko. Siguro depende, hindi ko nabibilang, pero usually parang mga nasa 15 seconds, 15 to 20 seconds na naka-hold kayo. Yun. Nag-on na siya. Ganun lang yun. Hindi yun magic, ha. Yan. Okay na. Okay na. Ganun lang kasimple. Ho-hold nyo lang yan. Kung hindi nyo makita dito, kahit alin. Okay, good day mga ka-technician. So, ang gagawin ho natin ngayon ay magiinom. Nandun sa likod yung dalawa, oh. Nag-aantay ng alak. Waiting, no? May pulutan, banana chip. Banana chips. Walang panginom? Tiner na lang, tiner. Ayan, so ito kasing ginagawa ko ay actually sarili kong gamit ito, eh. Napabayaan na. Ayan, so component siya na wala ng power. Pero madali lang naman i-repair to dahil medyo kabisado ko na. Ayan, madilim, no? Ayan, so ano siya, walang power. Sabi mo, walang power. Hindi nakasaksak, eh. Ayan. Nakasaksak siya, pero kahit i-on mo siya, hindi siya nag-on dito. Yan. So, ginamit kasi ni Abby nung nakaraan. Nawala ng power. Nawala ko. Yan, no? So, kahit i-on mo siya dito, nawawala ng power. Pero, madali lang. May technique dito, ha? Huwag nyo munang kakalikutin ang board. Huwag nyo gagalawin. Ito. Huwag kayong gagalaw sa ampli. Huwag kayong gagalaw sa system. Pwede nyo siyang i-reset dito sa harapan. Sa panel. Ayan, tuturo natin. Ayan. Tanggalin muna natin. So, itong power supply na ito, yung power supply, dalawa ang power supply nito. Kung mapapansin nyo yan lagi, merong isang malaking transformer para sa amplifier. Meron yung isang maliit. So, nasa ilalim. Hindi ko na binaklas. Nilinis ko lang ng konti kasi ito. Nasa ilalim. Yun yung standby transformer na tinatawag natin. So, kapag walang power, katulad niyan, una niyong i-check yung dito na, line na lang mismo. Ayan, o. So, kung may resistance kayong nakuha, ibig sabihin, buo yung standby power supply niyo. Ayan. So, mababa. Yun, no. Okay. So, hindi kayo kakalikot muna dito. Pwede nyo i-check kung may standby supply. Pero sa ganitong modelo, ayan, actually malalaos na itong ganitong modelo, eh. Parang bihira na yung lumalabas. Ayan, o. Oh, yung ganitong Pioneer. Kahit ito sa ibang brand, ay sa ibang modelo na Pioneer, ganito ang mga nagiging sakit. Ayan. So sa ganito, katulad nyan, dito tayo sa maliwanag. Kung hindi nyo napapower na tulad nito, meron siyang combination button na pwede kayong kapain. Sabayin nyo si power. Yan, ha. I-hold nyo si power or plus mag-hold kayo kahit aling button dito kung hindi nyo kabisado. Isa-isahin nyo. Antayin nyo siguro mga hanggang 20 seconds na naka-hold kayo. So, ito kasi ang nag-on siya dito sa ito, yung standard surround. Pag hinold mo siya dito, sabay yan, nakasaksak. So, automatic mag-on siya. Kung wala tayong problema dun sa unit. So, ganyan yung sakit nitong ganito na Pioneer. Ayan. So, pakita lang natin. Ayan. Ayan,
Tulad nyan, nakasaksak na siya. Wala kayong nakikitang light indicator na katulad nito. Kahit pindutin niyo yung power, hindi siya nag-on. So, ang gawin nyo, i-hold nyo ito. Yan, katulad ng ginagawa ko. Siguro, depende, hindi ko nabibilang, pero usually parang mga nasa 15 seconds, 15 to 20 seconds na naka-hold kayo. Yun. Nag-on na siya. Ganun lang yun. Hindi yun magic, ha? Yan. Okay na. Okay na. Ganun lang kasimple. Ho-hold nyo lang yan. Kung hindi nyo makita dito, kahit aling combination button, dito sa baba or dun sa taas, hold lang 10 seconds o 15 hanggang 20 seconds. Ganyan. Kung hindi gumana yan dyan, lipat nyo sa kabila. Ganun uli. Susunod, ganun uli. Yan. So, actually, pinagbabawal na technique to kasi dito kumikita yung ibang, alam mo na. Oo, yan. May magagalit yan. Okay. Huwag nyo muna kayo magagalit kasi pa old model na naman yan yung unit natin na to. So, tinuturo lang namin yung mga simpleng discarte lang. Ayan. So, nag-on na siya. So, katulad nga na sinasabi ko sa inyo, huwag kayo munang kakalikot sa board or something, kahit saan. Dito muna kayo sa combination button. Power hold lang and gumana pa yun ng kahit anong combination button din eh. Kung hindi gumana, lipat nyo sa isa. Kung hindi pa rin gumana, lipat kayo sa kabila. Pero power pa rin ha. Naka-hold lang ha, ganyan. Kung hindi gumana, lipat mo sa kabila. Kung hindi pa rin gumana, lipat mo sa kabila. Kung saan siya, on. Ito kasi nag-on siya doon sa line ng ito, yung surround. At saka yung power. Ho-hold lang siya ng sabay. Mag-on na siya. Okay? So, te-testingin natin ngayon. Actually, ito yung setup namin. Kasi kakanta daw itong mga bata natin. Ayan, tingnan mo itong ating speaker. Actually, napabayaan ko na eh. Ito yung aking subwoofer. Nabasa. Ayan, ang nangyari. Tinanggal ko na. Tapos yung isa, yung nakakabit sa sasakyan. Tinanggal ko na rin. Ginamit ko na dito. Tapos yung aking dalawang front speaker na Kibler. Yan. Okay. So, simpleng setup lang naman yan. Katulad nito. So, ito yung front speaker natin. So, yung surround kasi, meron pa siyang surround at saka center. Ito. So, yung surround, yung center speaker. And ang kagandahan nito, may subwoofer output. Yun. Sub output. Okay? So, tingnan natin ngayon kung gagan. Saksak natin. Ayun, nag-on na. Ito. Boss, mayroon ng isang cellphone dyan na may awit. Yung dance. Dance. Okay. Ito, dito ako nag-connect sa CD. Yung walang copyright. Wala, boss. May volume. So ngayon, ang ginagamit ko para doon sa bass, dahil nasira yung ampli, napabayaan ko nang i-repair. Kita mo naman, wasak na yung ilalim. Pero susunod, papakita natin. I-makeover natin yan. Makeover! Ayan. Okay, gumamit ako ng isang ampli pa. Ito. Ito yung isang ampli. Ginagamit ko siya para doon sa bass. Ayan. So kinabit ko na yung speaker dito. Left and right, ito yung nasa ilalim at saka yung yun, yung ginagamit ko sa car amp. Yan. Tapos, kinukonnect ko siya doon sa subwoofer output.
palabok niya, yung base. Ayos. Pwede na sumayaw si Busabi. Malalaman natin sa editor. Ayan. So ayan, ganito lang kasimple. So ayan, makakaawit na yung dalawa mamaya. Isi-set up na natin yung video, okay? Kaya lang, malamang na mapapabarangay tayo bukas dahil mga tulog na ang kapitbahay natin. Ayan. So ito, ganito lang kasimple. Madali lang gawin to. Pagka, ayan, kung may mga ampli kayo na ganito, may subwoofer out yan. Meron kayo na pang front, so hindi nyo na kailangan ng maraming gadget o maraming ampli. So dito sa ampli kasi nito, nandito na lahat eh. Meron ka ng pang surround, may pang center ka na, may pang front, may pang base. Ayan, so ginawa ko lang, gumamit ako ng hiwalay na ampli. Ayun, napabayaan na. Nagsawa na ng... Okay. Ayan. So, ganun lang kasimple. And, madali lang. Baka may magalit na naman sa atin dahil tinuro natin yung pinagbabawal na technique. Yan. So, ulitin ko lang ulit ha. Para masundan nyo. Yan. Sabihin nyo pa ulit-ulit. Ayan. Okay. So, kapag nakita nyo, katulad yan, ini-off ko lang siya ha. Pero okay na yan. Nag-on na. Yan ha. Pag nakita nyo naka-standby dyan, sinaksak nyo, akala nyo patay o dead set yung unit nyo, huwag nyo munang kakalikutin o huwag nyo munang ipapakalikot. Kung may tester kayo sa bahay, bunutin nyo lang kahit doon sa plug lang, tingnan nyo kung may resistance. Yung sa ganitong ano ha, kadalasan sa Pioneer yan eh. Yan, ulitin lang muna natin para masundan ka agad. Okay, so binunod ko yung cord. Tingnan nyo kung may resistance. Kapag mayroong pumapalo or ganyan sa tester, so ibig sabihin, buo yung standby power supply natin. Yan, so standby power supply yan. So mag-on lang yung ating power amp. Saka palang gagana itong malaking transformer. Yun, magsuswitch. Okay, so katulad nyan. Ayan, so patay yung unit natin. So, sabi ko nga, press power and kumana po yan ang combination button din ni kahit alin kung saan siya mabubuhay. So, tandaan nyo na lang pag nag-on. So, katulad nito, kung mayroon kayong ganitong modelo at nag-standby power na ganyan, hold power and hold nyo rin ito. Nakasaksak ha. Yan. Mga 15 to 20 seconds usually yan eh. Yan. So, pag nag-on na, okay na yan. Yan, katulad nung ginawa ko lang kanina. Okay? So, okay na. Ano? Bibili na? Yan. So, sa sunod, ang ipapakita natin siguro, itong subwoofer ko, kasi nangihinayang talaga ako dito eh. So, maayos pa naman yung ampli nito, ay yung speaker. Ito, maayos pa rin yung speaker. So, lalagay natin sa magandang box. Ito kasi gagawin ko sana yung amplifier. May kasama to eh, yung active subwoofer. Ang problema, may tambak doon sa tambakan. Hindi ko na alam kung nasaan. Yun. So, lalagyan ko na lang siya ng ibang ampli. Natanggal ko yung speaker, papunta ko ng box. I-makeover natin. Actually, meron na nga akong ampli niyan eh. Pabayaan ko na rin. Ito oh. So, pang base amp to. Parang i-DIY ko na lang siya. Kaya lang, parang may nakita akong mas magandang gamitin dito. Ayan oh. Yung tabos ah. So, ipapasok na lang siya dito. Yung. Usap ko pala, no? Kaya lang, basag na rin yung kaha ko dahil nabasa na yun. Nahihiya ng pusa.
Mga pusa na yan talaga, oh. Yan, ang pusakan. Ayan, so ito yung gagamitin kong base amp. Sub-active subwoofer. Ito yung gagamitin natin. Pero may in-order ako na ibang klase siya. So, titingnan ko kung maganda. Okay? Yan. So, i-DIY natin sa susunod. Okay. Yan. Pwede na kayong kumanta, mga pogi. Sumasayaw na si Boss Patrick, eh. Sige nga, isa nga, Pat. Isa nga malupit dyan. Sige na. Ikaw na mahiya. Nasusunod pa. Ano, Abby? Ikaw naman. Patawan mo ng ano, Oh, sige, sa'yo ka, Abby. Sagot ko ka lahat yung case. Sige na. Sige na. Ha? Pag hindi ka sumaya, ako kung libre mo na ka lahat yung case, ako sasayaw. Pwede, boss. Pwede. Oh. Ano? Ano, Abby? Kasi yung mapagami. Hindi pa nakakainom. Sige na. Mahaba ang video natin. Okay na. Yan. So, simple lang naman yung ipinakita namin. Pinakita ko lang yun. Actually, personal kong gamit ito. Yung mga yan, napabayaan ko na dahil tagalaga. Nalibang kaalagaan ng manok. Napabayaan yung gamit. Yan. Ayos na. Okay. Okay.